Ayun, so good evening sa iyo guys. November 9, 2020 at hindi masyadong gumalaw yung ating index bagkos nag-correct siya pero bumalik din ngayong araw na to. So nag-close pa rin tayo, same sa closing natin last Friday, 6,685.85 naman. So karamihan ng mga stocks natin na medyo tumaas ngayon is tingin natin related kay Joe Biden, yung ating mga renewable energies na related companies, ganoon din yung NIKL related companies kagaya nina FNI saka NIKL naman. Pero yung ating mga telco players, medyo matamlay sa ngayon. So hindi po sila gumalaw ng maganda at bagos nag-correct po sila sa kanilang massive na reversal last Friday naman. So ito po yung mga top trending stocks natin. Si Dito, si Berrymart, ACEN, MRC, Macro Asia, Green, Ferronickel, IDC, NIKL, at ang ating PSEI Index. So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And as usual, kung bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then, i-browse mo po yung laman ng ating channel para sa mga bago pa lang po dito sa ating channel is i-check nyo yung laman niya. So, yung ating first column is mga daily vlogs po natin. Yung ating next row natin is yung ating mga company reviews. Yung ating third row is all about yung mga entry saka exits natin. So mga successful trades po natin. And then yung ating mga basic technical indicators at yung ating namang mga risk management man na ginagawa sa stock market. Kasi may risk nga po yung pag-invest man dito sa ating market. And then kung sabi ko lang sa inyo, kung medyo hirap ka sa trading kahit na medyo bull run na tayo sa ngayon, so pwede ka pong sumali dito sa ating Palaboy Trader na Patreon account naman. So meron siyang membership level na iba't iba yung levels niya. So tignan mo kung ano po yung pwedeng makatulong sa iyo kung sasali ka po dito sa ating group naman na create dito po sa ating Patreon. Ayan. So tignan mo po. So magka-close na tayo by this week. So around Friday ko-close na po natin yung ating Patreon account naman. And then follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader. So may mga random post tayo minsan. Kagaya nito, meron tayong successful trades na nagawa sa isa sa mga mining stocks natin sa ngayon. So maganda po yung galawan nila. And then follow mo lang ako dito sa aking Palaboy Trader na Facebook page naman. And then dito din sa ating Twitter account para naman sa mga news na mga related po sa ating mga companies. Ayan. So maraming tweet na nakuha tayo galing kay Miss April Tan naman for the day. Ayan. So pwede nyo pong pasadaan para alam nyo po yung news doon sa mga stocks na hawak naman ninyo. So, tingnan natin yung ating PSE index. So, medyo nahirapan siyang lumabas dito sa ating current na resistance level. So, dito sa may gap area natin na around 6,700 kasi yung pinakamalapit natin na resistance level naman. Pero, ang nakita lang natin na maganda, so, nag-i-stay above dito sa ating previous candle, itong si PSEI. So, ang sinasabi natin na potential support natin is around 6,500. So, hindi siya masyadong gumalaw ngayong araw na ito, di ba? Kahit tinitignan natin yung ating global indices. So, tingnan mo, yung futures ng US market ngayon is maganda. So, nagse-celebrate po sila para sa election po ni Joe Biden as the next US president naman. So, si Nasdaq futures, meron siyang potential gain na 1.79%. Si Dow futures is 1.4% naman. Pero last Friday, hindi sila masyadong gumalaw pero ngayon tignan mo ang taas ng Europe, so more than halos mag 2% sila, no? Ganun din dito sa ating Asian market, so sa China nag 2% dito sa may bandang Malaysia, hindi masyadong umakyat, no? Pero makita mo majority is more than 1% or green po yung kanilang mga indices naman. Pero tayo hindi masyadong nakasabay kasi hindi po nag-green yung ating market pagdating naman ng ating closing. So ano kayang iniinda ng ating market sa ngayon? So unang-una siguro nakita natin yung ating daily COVID cases is medyo nagkaroon po ng spike yesterday, data lang to, is 2,434. So ito na kaya yung epekto ng pag-resume po ng operations ng ating National Red Cross. So tignan po natin for the coming few days naman. And then meron pa tayong isang hindi magandang news galing naman kay CNN. So ang sabi po niya dito is PH economy is shrunk 16.9% in same quarter, deeper than initially reported. Ayan. So basahin niyo po itong nakalagay dito. So parang ang sinasabi ni CNN is nasa recession period pa rin ang ating Philippine economy kasi medyo malakas nga po yung pag-shrink ng ating economy nung mag-reimpose po ng lockdown nung second
quarter naman. Ayan. So, iniinda din karamihan ng ating mga companies. Kung makita nyo, doon sa mga brokers nyo, yung mga earnings po ng ating mga companies is nag-dip. Sa mga banks, maraming nag-dip ng more than 70%. Yung ating mga properties is more than 50% yung iba. So, yun nga lang, nagkakaroon tayo ng rally kasi binubuksan po yung ating economy naman. So, anyway, yun siguro yung dahilan kaya kahit papano hindi tayo nakasabay dito po sa mga nagalaw naman ng Asian markets kasi ang ganda niyan eh. In-expect natin na maganda rin po yung galaw ng ating PSEI pero medyo hindi nga po siya sumabay na sa araw na to. So, yun nga, siguro ito na yung isa sa malakas na level natin pero hopefully magkaroon pa rin tayo ng movement bukas naman kasi nga po maganda yung possible maganda po yung results ng ating US market. Kahit na medyo nasa overbought signal na tayo is nasa RSI 75 na. Kaya nga lang medyo may very very good news nga po kasi yung tapos na yung election doon sa ating US market. So okay pa, intact pa rin naman yung pag-uptrend ng ating RSI. Meron kang series ng higher lows and then yung ating MACD. Yung blue line is nasa ibabaw po ng ating red line. So, kung mapapansin mo, marami din namang stocks na gumalaw doon lang sa ating mga blue chips. So, merong tumaas and then merong bumaba. So, nag-balance out lang siya. Pero karamihan is medyo green po kahit doon sa mga penny stocks naman nagalawan. Especially doon sa ating mining sector. So, nag-green yata siya ng more than 3% naman. So, yung ating net foreign buying, so selling ngayong araw na to, negative 394.7 million. So makita mo, medyo lumabas ng konti or nag-profit taking po yung ibang foreigners natin with regards sa recent run-up ng ating market. Anyway, good vibes pa rin tayo kasi yung global sentiment natin is maganda. Yung ating contraction ng economy is last second quarter pa yon. So medyo mas maganda na siguro sa ngayon after ng Q3 natin kasi medyo pabukas nga po yung ating economy naman. Okay po, so yun yung overall na nakikita natin dito sa ating market. So, okay po naman siya. Wala pang masyadong malakas na profit taking. So, unahin natin ulit si dito, yung ating pinaka-top trending stocks. So, nag-correct po siya. Nag-loss siya ng negative 3.76%. And then, nagka-cash out po yung ating mga foreigners kasi meron siyang net foreign selling na negative 4.35 million. So yun nga broken down yung ating uptrend na line sa kanya. So makita niyo naman hindi po maganda yung last few days ng candles po nitong si dito and then nagkakaroon pa siya ng matinding profit taking sa ngayon after ng malakas na sell off niya last Friday naman. So sa ngayon hindi pa natin masyado makita na merong upside or positivity dito sa ating stocks kasi nga po pabagsak pa rin yung kanyang direction. So, titingin muna tayo ulit dito sa ating support level, dito sa ating mga Fibonacci levels. So, parang ang lumalabas, binubutas ni dito yung ating 0.382 Fibonacci level. So, hopefully, hindi yan mabasag kasi binutas niya pero bumalik naman siya. So, tingnan natin bukas kung magkaroon ng recoil ng ating mga prices sa kanya. Pero, yun nga, hindi maganda yung nangyari kasi instead na sana meron tayong green candle kung totoo yung rally na to na nakita natin sa kanya. Pero instead, meron tayong profit taking at medyo malakas po yung ating net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So medyo lito pa rin siguro karamihan ng investors kung ano yung kahinatnan ng ating dito na mga stocks. Kasi nga, hindi nga po talaga malinaw yung kanilang corporate structure sa ngayon. So meron kasing isang pinasok, di ba, si Dito Holdings Corporation naman. So anyway, kung hindi natin masyadong maintindihan po yung galaw ng ating mga stocks with regards sa mga news sa kanila or halimbawa dito sa corporate structure ni dito, mag-rely na lang po tayo dito sa kanyang technical charts naman. So sa ngayon, naglilin tayo, medyo mabigat na test ang pwedeng mangyari dito sa ating 5.88 kasi pag medyo nabasag yan, medyo mas malalim yung pwedeng saluhan natin sa stocks natin si dito naman. So either dito sa consolidation ng mga body ng candle or worst case, magre-retest ka dito sa 5.28 naman hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng green candles na nakikita kay dito. Actually, hanggat hindi lumalapas ulit or umakit yung prices sa above ng MA9, medyo bearish po yung sentiment natin sa ating mga telco players naman. Ayan. So, ganyan lang muna. So, medyo downward yung nakita natin sa kanya. So, yung immediate resistance natin dito sa bandang taas is dito sa may gap area. Siguro at around 6.28 pesos
naman. So medyo wala siyang optimism, guys, ha. So kitang-kita mo naman yung ating RSI is pabagsak pa rin. Akala natin magkakaroon ng rebound doon sa previous na pagsalo last Friday dito sa around RSI 47. So sabi natin, pag below RSI 50, medyo nasa bearish side yung movement po ng ating stocks. And then kitang-kita mo sa kanyang MACD, medyo ayaw po ng iba sa kanya kasi hindi po makarecover yung blue line, nasa ilalim lagi ng ating red line, at yung distance is medyo malayong-malayo po sila. Okay po. So in the short term, baka wala pa tayong makita magandang galawan sa stocks natin na si dito unless meron siyang ulit mga positive catalyst na lalabas naman. Okay po. So next natin si Mary Mart. So ang ganda ng galaw niya. So nag-gain po siya ng laki, 7.53%. So nung huli natin yung review sa kanya, di ba nilalagay natin yung last na resistance natin is nasa 3.98 or around psychological level na 4 pesos. So akala natin nung huli magre-rebound or magpo-pullback muna si Mary Mart bago siya umakyat ulit. Pero parang ang pinapakita niya, gusto niya umakyat at i-retest yung previous high natin at 4.5. Kasi wala na siyang ibang resistance. Ito na lang po yung nearest na resistance ngayon ni Mary Mart. At talagang pinapakita niya is nasa bullish side siya. So, meron tayong uptrend. So, tingnan natin yung kanyang channel kung medyo magkaroon siya ng possible na uuntugan na area dito. So, medyo malayo pa ng konti, no? So, either dito ka sa 4.5 or dito sa around 4.3 pesos naman. So, anyway, kung medyo hindi ka pa nakasalo sa kanya at balak mong kumuha, tignan mo muna na maigi kasi yung ating RSI level is medyo mataas na, nasa RSI 79. Pero makita mo, medyo optimistic talaga yung mga traders sa kanya kasi medyo malayo yung blue line dito naman sa ating red line. And then, meron siyang konting karga na volume naman sa kanyang galawan. So, nandiyan pa rin yung ating mga traders na nagpataas ng kanyang prices. Wala tayong masyadong makita na malakas na sell-off naman sa kanya. Ayan. So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya at nag-gain. So, hopefully, diretso pa rin siya kasi anyway, RSI 79. So, siguro meron pang konting igagalaw naman itong si Mary Mart bago siya mag-retest dito sa 4.5. So, yan na siguro yung pinakamalakas na resistance niya after mag-breakout dyan. So, medyo maganda-ganda pa rin yung nakikita natin na galawan. So, ang nakita ko lang na usap-usapan dito sa social feeds ng Investigrams, ang madalas na sabihin is December na. So maraming mag-grocery ngayon at advantage yung pagbubukas po ng mga stores nitong si Mary Mart naman po natin. So maganda yung kanyang ano, ha. Punta tayo sa kanyang net foreign buying. Tingnan natin yung galawan niya. Parang maganda yung net foreign buying nitong si Mary Mart. So meron siya for the last, malakas pala ngayon. So 9.58 million, so medyo binuhusan na siya ng ating foreigners. Hindi naman siya malakas ng mga bandang huling araw, last 2 days na trading, pero ngayong araw na to malakas po yung ano, yung buhos ng foreigners. So mukhang meron pang igagalaw itong si Mary Mart natin. So congrats po kung meron kang hawak naman sa kanya. So next po natin si ACEN, at same story po tayo dito kay ACEN at sa ibang renewable companies natin, kagaya nitong si Green natin. And then yung ibang mga nickels, so sabi natin, ito kasing ano eh, yung si Joe Biden, so meron tayong nakitang cutout sa kanya, ito galing sa ating Twitter, most likely sa Twitter galing tong news na to, meron siyang source dito, Twitter account. So ang isa kasi sa major na priority ni Joe Biden, so makita nyo, sa climate and energy, yung mga renewable energy. So isa po itong si ACEN natin sa gumagamit mga solar-powered sources ng energy. Kaya po medyo maganda po, nagsama yung technicals natin sa kanya, and then meron siyang magandang news. So nagkaroon siya ng breakout sa kanyang previous resistance dito naman sa 3.96, at meron siya ulit another 52 weeks high. So yun yung maganda sa 52 weeks high. And then tignan mo naman, wala na pong resistance dito sa bandang taas si ACEN. Kaya maganda po yung kanyang galawan naman. So sa ngayon, wala pa rin tayo nakikita na possible na malakas na sell-off sa kanya kasi nga medyo may foreign buying pa rin siya. And then yung ating RSI is kalalampas pa lang ulit dito sa ating RSI 70. So RSI 73 pa naman. So most likely meron pang konting run-up itong si ACEN natin. So anyway, kung gusto mo siya sundan, lagyan mo lang ng support yung ating trendline sa kanya. And then tingnan natin, baka nagkaroon na rin siya ng breakout dito sa ating channel. So medyo nandito siya, no? So nire-retest niya yung ating pinakamataas na levels dito sa ating uptrend na
trend lines naman na yan. So anyway, pag ganyan pa rin kalakas po yung volume bukas, asahan mo, magkakaroon ulit ng panibagong breakout itong si ACEN natin or another 52 weeks high. So maganda-maganda yung ating RSI, always above ng RSI 50. And then anyway, kitang-kita mo sa volume pa lang, sustain na sustain po yung galawan nitong si ACEN natin. Ayan. So sana magpatuloy yan para sa mga kasama natin na holders po ni ACEN naman. Next po natin si MRC. So nagkaroon ng medyo malakas na pullback itong si MRC. Nag-loss po siya ng negative 5.56 million and then medyo malaki yung selling, negative 19.98 million naman. So medyo lumabas muna yung mga kumita siguro na investor. So balikan natin yung kanyang Fibonacci chart. So makita mo dito, may potential na mag-test itong si MRC dito sa bandang baba ng ating 0.236 level or around 0.4 peso na prices, kasi 3 days na red na po yan, so medyo malakas po yung buhusan. Makita mo naman, puro selling volume. So hopefully lumabas na yung kanyang news bago magkaroon ulit ng breakdown ng price itong si MRC natin. And then sana mag-bounce siya sa around RSI 59 para kahit papano mag-continuous yung rally niya, kasi kung mag-quit ka ng trendline sa kanya, intact pa rin naman yung ating uptrend na line naman sa kanya. So ito yung tinitingnan natin sa kanya nung huli. So hopefully hindi siya mabasag, or rather mag-stay lang siya sa above 0.4 level naman. So medyo may warning sign yung ating MACD, nag-curve down, and then yung ating RSI is meron siyang RSI divergence naman. So medyo humina yung buying momentum dito sa stocks natin na si MRC. So siguro medyo lumalabas ng iba, kasi malaki na po kasi yung gain ng ibang kasama natin. Mantakay mo ito ilang 3 weeks or 1 month na galawan mula sa kanyang breakout level, is umakit na po siya ng 88% naman. So most likely nagtitake profit muna ng iba and then lumilipat doon sa mga stocks na mayroong potential na galawan naman. Okay po. Next natin si Green. So ayan, so patuloy po yung uptrend natin si Green. So nag-gain po siya ng 5.20%. So medyo malaki na rin yung galaw niya, kasi kung nakasalo ka dito sa mga green candle natin nung huli siya magkaroon ng correction, halos 10% na rin po yung ginalaw nitong si Green natin. And then makita mo, pag drawing ka ng trend lines, so uptrend na uptrend po itong si Green natin. So wala din tayo masyadong mabasang negative sa kanya. Puro good news yung related sa mga renewable energies. So hopefully magtuloy-tuloy po yung ating ascending trend channel kay Green naman. Ayan. So medyo madali makita yung kanyang galaw. So hindi naman siya ganun ka-explosive, pero sustain po kasi yung sustain po yung pag-akyat niya. And then makita mo, mula sa sukatin natin, mula sa kanyang pinaka-bottom ng nakaraan, so laki na niya, no? 230%. So grabe yan, di ba? So triple na yung yung capital mo, kung meron kang capital na pinasok kay Green after nang magkaroon naman tayo ng pandemic. Ayan. So anyway, hanggat diretso po yung uptrend channel natin kay Green, maganda po siyang i-trade or siguro mid-term to long-term, kasi hindi naman siya masyadong umaalis dito sa kanyang trend channel sa ngayon. Okay po, so congrats kung meron kayong hawak. So meron pa rin volume na nagsusupport sa kanya. So pinipitik-pitik pa rin siya. Meron pa rin siyang, sa ngayon, meron siyang net foreign buy ng 7.17 million pesos naman. Ayan. So maganda po yung trend nitong si Green natin. Next, si FNI. So explosive din yung galaw ni FNI, kasi for one day nag-gain po siya ng 11.85%. So medyo matagal nating pinapanood dati ito si FNI. Ang tagal ng consolidation niya dito. So makita mo, maganda sa kanya kasi yung nangyari nung nakita natin tong galaw ni FNI. Meron kasi siyang breakout candle dito sa area na to, and then the next day meron siyang gap up. So yung iba medyo nagu-worry siguro, kasi ang tagal kasi bago umakyat yung kanyang price. So makita mo, nagre-range lang siya from 1.2 to 1.37, and then ngayon lang po siya nagkaroon ng breakout naman. Ayan. So congrats po dun sa mga holders ni FNI. Ayan. So meron tayo na nakuha sa kanya, nakapag-accumulate tayo ng nakaraan. So nagkaroon siya ng breakout sa 1.38, and then actually inaasahan ko medyo hanggang dito lang siya sa around 1.44, kasi medyo malakas na resistance. Pero binuhusan ng konting volume itong si FNI. So medyo pinasok siya, medyo malaki yung candle ng volume. And then hanapin natin yung kanya next na resistance. So ang pinakamalapit na resistance niya is dito sa base ng mga previous candles natin, at around 1.65. Ayan. So nakabalik na pala siya dito sa kanyang previous channel na to.
bago tayo nagkaroon ng pandemic around February naman. So anyway, yan po, medyo uptrend pa rin yung tingin natin sa kanya. Kalalampas pa lang niya sa overbought signal. So hopefully magtuloy pa siya doon sa mga may hawak pa rin sa kanya. So maganda po yung ating RSI movement. And then yung ating MACD is nag-start pa lang naman bumuka. So meron siyang volume for the day. So masusustain yung pag-akyat niya until this area basta meron siyang volume. Pero pag nag-dry up siya ulit, mag-form ng another consolidation itong si FNI. Ang mahirap kasi kay FNI, pag nag-consolidate siya, kagaya ng nakita niyo dyan, bago siya nagkaroon ng breakout, ang tagal naman ng consolidation niya. So umabot siya ng 29 days or halos isang buwan yung consolidation po nitong si FNI natin. Ayan. So anyway, try natin mag-drawing ng trend lines para sa kanyang, eto, dire-diretso din yung uptrend nitong si FNI natin. Maganda po yung kanyang recovery. So kung susundan natin yung ating trading channel, so possible, in the coming few days, pwede pong umangat up to 1.65, pero depende pa rin yan sa magiging galawan po ng ating volume sa price action. So malapit na siya sa kanyang, or rather nasa overbought. So kung medyo hindi ka nakabodega, so tingnan mo na maigi, baka naman maipit ka pag pumasok ka bigla sa stocks natin na si FNI naman. Okay po, so yun yung nakita natin sa kanya. Next natin si IDC. So tinitingnan ko kung meron na siyang dividends pero wala pa rin, di ba? So yun yung inabangan kasi ng karamihan, kaya patuloy po na umaakyat itong si IDC. So nakita niyo naman nung huli siya magbigay ng dividends, sinilip natin nung nakaraan. Meron siyang around 35% and then yung date is around November. So baka next week, tingnan natin kung meron siyang ibibigay ng dividends. Kasi pandemic naman ngayon, di ba? So anyway, yun po yung inabangan ng marami. So sa ngayon, ang nakikita natin na pinaka-immediate resistance is yung previous candle natin at 3.15. Ayan, so malapit na mag-decide si IDC kung i-breakout niya yung previous high niya. So meron tayong ascending trend lines, may consolidation sa loob, and then tingnan natin kung magkaroon siya ng breakout bago siya mag-decide naman. So malapit na kasi yung decision date nitong si IDC. So makita mo, maganda yung run up niya kasi yung sustain po yung pag-angat nating RSI. So merong uptrend yung ating RSI, maganda. And then yung volume is sustained naman siya. Medyo maliit siya as compared last time nung pinitik yung kanyang price dito sa area na to. Pero sustain po yung buying momentum kasi araw-araw umakyat po yung ating price. Maliit nga lang pero at least dire-diretso po yung pag-akyat ng ating stocks naman. Ayan. So congrats po doon sa mga may hawak sa kanya. And then si NIKL, balikan natin si Mac, nakalimutan ko siyang i-discuss. So anyway, maganda yung vibes dito sa ating mga mining. So based doon sa tweet ni Miss April Tan, balikan natin ng konti. So parang nabasa ko dito si NIKL. So ang sabi niya dito, NIKL third quarter profit plus 57.6%. So laki ng profit pala niya. So yung percentage is maliit naman, 1.9 million, pero ano siya, maganda kasi 57.6, and then yung 9 month profit niya is 2.3 billion or positive 19.9%. So anyway, justifiable po yung pag-akyat kasi nga maganda po yung kanyang fundamentals naman. So ang ganda ng galawan niya, di ba? So meron siyang classic na yung pinaka-base natin, ito yung pinaka-cup, and then meron siyang handle dito, nagkaroon ng breakout, and then sustain po yung pag-akyat ng ating prices. So parabolic ito, si medyo parabolic si NIKL, no? So subukan nating gawan ng trading channel, pero parang hindi na niya kaya kasi naka-breakout na yung ating price. Ayan. So nasa breakout level. So yung next na ang maganda dito kay NIKL, so nasa 52 weeks high din pala itong si NIKL, guys. So ito yung maganda sa kanya, 52 weeks high. Ayan. So tingnan nyo maigi, pag 52 weeks high, malaki po yung possibility na meron pang positive na movement yung ating stocks naman. So anyway, parang antas na niya, no? So bukan nating lagyan ng Fibonacci. So lilit ng mga drawings natin, pero tingnan natin. So nakalampas na rin siya sa 0.236. So wala na siyang ibang resistance na pwedeng puntahan. So kundi dito na sa ating pinakamataas na level at or meron pa dito sa bandang kaliwa. So meron siya dito. So dito sa bandang kaliwa, meron pa siya. Yung pinakamalapit is ayan, meron pa pala dito. At around 4.56 naman. Anyway, 52 weeks high. So maganda yung galawan na nakikita natin for the coming few days pa sa stocks natin na si NIKL. Pero kung medyo huli ka nang pumasok, gaya na sabi ko kay FNI, tignan mo na maigi. Baka naman kasi mag-correct na siya kasi nasa overbought signal na po itong si
NIKL naman natin at RSI 77. So, sustain pa naman siya ng volume eh. So, anyway, maganda yung ating indicators, yung ating, tingnan mo, yung overall na RSI is maganda. Yung MACD natin is pataas. And then, sustain naman ng konti yung ating volume. At meron siya net foreign buying. So, ito pala yung maganda sa kanya. Pagtingin ka dito sa kanyang, sa net foreign buying, so sustain po yung pagbili ng foreigners. Malalaki yan ha, sa mga penny stocks natin. So, halimbawa yan, 24 million, 33 million, 48 million. So, maganda po yung bilihan ng ating mga foreigners naman. And then, lastly, munti ko na makaligtaan itong si Macro Asia. So, maganda po yung galawan run-up ni Macro Asia. So, wala pa naman akong nababalitaan kung meron na siya yung contract niya sa Sangli Airport. Pero tingnan natin, kasi minsan, nauuna yung price action bago mangyari po yung news naman sa kanya. So, sa ngayon, medyo nasa overbought na. So, kita mo naman, extended na yung rally niya. And then, maganda po yung galaw niya for the day. Meron siyang 9.19% na gain naman. Eh. So, congrats po. Tingnan natin yung kanyang Baka meron tayong hint na makuha dito sa ating net foreign buying. So, meron na siyang mga net foreign buying for the past few days. Pero hindi pa ganun kalaki, no? So, malalaman natin yan for the coming few days kung tutuloy na. Meron nga mga hints itong si Macro Asia. Kasi medyo, yung kung body to body lang ang usapan, nakalabas na siya dito sa previous resistance natin na 5.97 naman. And then, sustain po, based sa nakita natin nung huling review, talagang meron siyang sinundan na trading channel naman, which is uptrend naman yung nakita natin sa kanya. Ayan. So, medyo nasa resistance level. So, hopefully, ma-break niya para yung next na resistance natin sa kanya is dito naman sa previous candle natin at 7.6. So, wala na bang mas malapit? So, meron siya mas malapit dito sa banda rito sa kabila. At around, lilit ng candle natin. At around 6.64 naman, ayan. So, yan po yung pinakamalapit na resistance. And then, support na natin ngayon yung kanyang breakout level at around 5.95 pesos naman, ayan. So, anyway, watch out kasi nasa overbought signal na rin po itong si Macro Asia po natin. Okay po, so yun yung mga nakita natin for the day. So, balik tayo sa ating PSEI. Hopefully, naglilin tayo. Mayroon pang isang spike si PSEI bago tayo magkaroon ng correction naman. Kasi majority po ng mga stocks natin, nakita nyo naman, nasa overbought signal. So, alam nyo naman, pag RSI is nasa overbought, nagko-correct ng konti yung ating market bago po siya tumuloy na dumiretso ulit kung talagang uptrend yung gusto niya pong puntahan naman. So, hopefully, mahila tayo ng news or rather ng results ng trading mamayang gabi dito naman sa US natin. So, refresh lang natin siya. So, medyo maganda pa rin, no? So, anyway, hopefully maganda yung kanilang market para sumunod naman po yung ating PSEI para sa mga blue chip holders naman natin. Okay po, so yun yung mga reviews natin for the day. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. I-check mo po itong patrons natin. So, hanggang this Friday na lang, magbubukas siya. And then after noon, next month na naman, magbubukas po yung ating Patreon. So, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account. I-check mo po yung mga pinupost natin. So, may mga learnings po dyan. Dito sa ating Facebook page naman, follow mo din ako sa ating Twitter account para sa mga news na related naman po dito sa ating mga stocks. So, yun lang guys. So, sana maganda ulit yung trading natin bukas. At maraming salamat sa iyong panunod at pakikinig ulit. Thank you po.